Ano, kayo ba yung nakapag... ako, hindi ko alam kung... Na, kayo ba ngayon nakapag... ayaw ko lang sa San Pablo, kasi San Pablo kasi may... mayroon talaga doon yung eskwalahan ng mga PPLPG. No? Then have you encountered na magkaroon ng first communicants ng PPLPG? Sino po yun? Baka encounter? No. Paano nyo na rin ang ayan o sister? Paano mag-inig? Bingi. Habi bilang. No. Hindi sa bingi. No. Ha? Masyadong malikot. Great time. So, kapag sila kapag-opisal, hindi naman pusal. Ba't hindi naman pusal? May post kami yun. Ha? Oo. Oh. Dapat, sister, ay inihahanda niyo pa rin siya sa pang-upusay. Alin? Oo, oh, eh, bakit niyo pinag-post kami yun? Siya pinapos kami yun yun pa rin. Ay, hindi. Ano ko lang napapos kami? Okay, okay. Magbisal. Ah, okay, okay. So at least sulat, no? Ha, ah, isi yung sulat mo. Ah, okay, okay. So, yun, makita natin yung pangamaraan, no? Kasi matuto tayo. Kasi bakit? Kasama sila. No? Yan, kailangan lang isang, kasi inclusion. No? Inclusion. Hindi ba pa sila naiwanan? Kahit na sila yung mga special child. No? Kaya napakalaga rin yung sabi nga ninyo, mahalaga rin yung pagkilos ng mga pwede. Pwede. Katulad nung halimbawa ng ibinigay, susulat, no? Pero nandun, nandun siya na sumasama siya na pag-umpisal, no? Na ako po ay nakaranas ng isa. Nakaranas ako ng isa, isang Mongoloid. Mongoloid, no? So, umatan siya ng meeting. Umatan siya ng seminar. Alam niyo kasi bakit, sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa nanay, patinan mo na seminar. Bakit po? Ay, kahit na nandun lang siya, mayroon kasi bakit? Ay, para siya ay makita niya yung community ng mananampalata. At the same time ni Alin, higit sila sa Alin, para magbigay ng pagturo doon sa mga bata. Kasi bakit ang problema natin ngayon? Ang problema natin ngayon ni Alin, we do not know how to handle a person with disability. No? Tayo may problema. We cannot handle a person with disability. We have also to know how to handle a person with disability. No? Kinakailangan natin may pakita na rin. Kasama mo sila, anak din sila ng Diyos eh. No? Anak din sila ng Diyos. Anak din sila ng Diyos. Alam niyo, sabi nga, ilan nila kasi ngayon ang simbahan ang mayroong side downwards eh. No? Kaya, sana po, yun din po sana ang maging bahagi. Well, hindi naman natin trabaho yun, no? Pero sa trabaho ng health ministry. Pero sana po, ang aking dipitihin na sana, bawat pekarya, magkaroon na lamang ng isang misa na mayroong side downwards. Kasi bakit? Ay, hindi sila sisimba. Hindi nila maintindihan eh. No? Kaya paano hindi nila talaga nagsisimba? Okay, pero mayroon tayo, mayroon sa language. Wala silang bailan para mag-ibailan para hindi sila makasimba. Pero in a way, pero sa atin, bilang mga katikista, no? Bilang mga katikista, sana nai-include din natin sila. Person with disabilities. Una, sabagat sila'y anak ng Diyos. Pangalawa,
para tayo, hindi tayo mailang, yung mga bata na walang disability, hindi mailang, hindi mambubuli. No? Sa mga katundang ng mga ito, alam mo, lalong-lalo na dito sa First District. Dito sa First District, ako ko, sige, sa parami ako, ramdam na ramdam ko. Ha? Ramdam na ramdam ko. Ang mga bata may disability, tinatago. Tinatago. No? Kalimitan. Ayaw ko lang sa inyong parokya. Pero sa parokya mo, kalimitan ng mga batang may disability, tinatago. Kaya, anong kalimitan nangyari sa kanila? They become violent. Kasi hindi narin mismo, hindi sila marunong makihalubilo sa ilang tao. No? Kaya ang nangyari, sila naging violent din. Hindi sila makatiis ng ingay. Kasi bakit? Hindi sila nasanay ng maingay. Kaya, yun ang isang alimbawa na lamang, ano? Ay, bagamat medyo bahagi ng pag, pero yun, alimbawa lang po yun, ha? Sa example ng alin, inclusion. Inclusion in the parish. Wala tayong dapat iniiwanan. No? Wala tayong dapat iniiwanan. Sa mga Amerikano, sa war, habang may guerra si kanila, malakas sa kanila yun eh. Sa kanila talagang walang iniiwanan. Kahit bangkay, gagalhin nila. No? Sa mga Amerikano, kaya makita nyo kalimitan, kahit bangkay, gagalhin nila yung bangkay. Bakit? Amerikano yun eh. No? Kaya sa kanila, makita po natin, ay, kung kayo nanimulat yung mga pelikula, ngayon may pelikula na ang pangalan ay yung NCIS, Criminal Minds Without Borders. Criminal Minds Without Borders. Ibig sabihin, ang trabaho ng mga ito, ayaw ko lang sa bilik lang, may tayo bilik, yun din ay kalang. Ang mga trabaho ng mga ito, ito yung mga punatiba ng Amerikano na alin. Kapag may Amerikano na naging biktima sa ibang lugar, binupuntahan nila. Kasi sa kanila, ang talagang paniwalag sa kanila. Walang iwanan. Wala silang iniiwan, kahit bangkay. Ayaw nilang paliwanan. So, pag yun ay bahagi na rin, inclusion, that is the spirituality. Ang dalawang makita natin. Eh, ang tawag natin sa ating simbahan ay alin? Ang tawag natin sa simbahan natin? Katulik. Ibig sabihin ay alin? Pangkalahatan. No? Hindi ito pang elitista. Hindi ito pang ilang namang. Kumari pangkalahatan. At dapat, makita ho natin yun. Hindi ko inaalis na mas may honor tayo sa mayayaman. No? Kapag nandiyan yung mayayaman, talaga inaasikas na. Hindi ko inaalis ulo. Pero dapat, hindi natin iniiwanan yung nasa laylayan. No? Hindi natin dapat iniiwanan yung sa laylayan. So yun, bahagi po ng kung saan yung makita po natin, inclusion in the parish. But, pangalawa, yan, hindi. Bahagi po rin po ng pagkilos natin. Kaya, sa alin po yung pagtugon natin na sa simbahan, bagaman po, generally, ganito na lang, wala naman tayong problema, no, sir, sa district natin, you know? Pero lamang siguro ay 0.01%, you know? Na nagkakaroon ng problema sa kurang paroko, you know? Indirect ng problema sa kurang paroko, you know? Ibig sabihin na talagang parang dinikay ang kura paroko. No? So, ano po mangyari? Kasi bakit? Kasi kami mga pare, we serve in the name of the bishop. No? We serve in the name of the bishop. Kayo po, you serve in the name of your parish priest. No? Kasi bakit? Katuwang ka lang ng inyong kura paroko. Dahil na kayo ng inyong kura paroko. Kayo ay partner, not in crimes. No? Kung ay partner in the vineyard of the Lord. Kayo ay kasambahay, kasama. No? So, ibanghelyo natin noong nakarang linggo. No? Kayo kasama ng
ng inyong kuraparoon sa ubasan ng Panginoon. Sa ubasan ng Panginoon. Bahagi yun ang aling constant na pag-uugnayan mo sa inyong kuraparoon. May mga kuraparoon mo na medyo maintip. No? Pero makipag-usap lang kayo. No? Makipag-usap lang kayo. Makipag-usap lang kayo at darating ang panahon na magkakaintindihan din kayo. No? Mabahagi yun na kung saan ay makita po natin. No? Kasi alam niyo naman yun ang yung bahagi ng pagtugon na kung saan ay sumunod lang kayo. No? Sumunod lang kayo. Later on din naman, no? Kapag kayo ay sumusunod, no? Ay naipapakita nyo rin naman ang pattern ito. Pwede ba namin gawin ito? No? Okay lang yun. No? Okay lang yun kung mayroon tayo mga proyekto na hindi sa paglasa ng kuraparoon, okay lang. No? Ay, kasi ito yung bagay paglasa ng mga pari. No? But create more. No? Ay, kung ang bawa, ay dito aprobado sa kuraparoon. Dito mo yung hasil yung kuraparoon. Alin po yung mas maganda? May mga kuraparoon naman na ayaw mag-suggest. Hindi mag-isip ulit kayo. Ngayon na lang din ang mag-isip. Pero yun nga yung makita po natin, ano? Kilala nyo ba si Monsignor Poblete? Kailan nakaabot kay Monsignor Poblete? Ilan? Napakatindi nun. Ano? Napakatindi nun. Kung yun na yung nabot ninyo ay wala sa katiting yung naranasan nyo ngayon. Ano? Napaka-impin ni Monsignor Poblete. Ano? Yun po ay patay na yun eh. Patay na yun. Patay na yun. Abutan ko nga eh. Dapat din. Abutan nyo ninyo. Hindi siya. Hindi ko lang siya napasay nito ato sa hindi ko lang ako napasay nyo sa ito. Sa Kalambang kasi napasay siya. Pero sa iba, Vicar General ng diocese natin ng panahon ni Mantigo eh. So okay, hindi mo nga kung inabot, ano? Mas matindi yun, ano? Ha? Ang alin? Nag-i-rector ko kasi yun eh. Nag-i-rector ko yun. Kung isa kung isa-suggest ka, talaga, hindi pwede. Wala kang sabihin, basta hindi pwede. No. Kaya mag-iisip ka ulit. Kanuling gano'n mong suggestion. No. Nasabi niya lang hindi pwede. So, bahagi mo na kung saan ay makita mo lang. Kasi ang mahalaga ay makita natin alin. Kasi, sa pagtugon natin, you know, sa kura-kura mo, makita natin na may mga direction kasi na nais natin tahakin na maaaring siguro, isa na rito, baka kasi may mga bagay na kung isa may pinagagawa sa atin, hindi pa natin nagagawa. Baka nagsasuggest tayo ng iba, ay hindi pa tapos yung ibang gagawa gawin na ginagawa natin. Ayusin mo natin yung ibang bagay na ginagawa natin. No? Pero ang mahalaga ngayon ay we must always respect the decision of the parish priest because he acts in the name of the bishop. No? He acts in the name of the bishop. Pinagkatiwala ng obispo sa parish priest ang tungkulin ng pangalagaan ng parokya nito. No? Kaya sa amin din, no? Halimbawa, may mga suggestion kami at kung ayaw ng obispo, wala po din, bakit? Hindi naman akin ito eh. No? Sa Diyos ito. No? Sa Diyos ito. Huwag natin ipagpumilit yung atin kasi bakit hindi atin ito. We are only partners in the vineyard of the Lord. No? Kumilos tayo ng dapat natin gawin, pero kung sinabi ng simbahan, particular, pag sinabi ng bishop, pag sinabi ng pura parado, go, pull! Pag sinabi ng pari na, stop! Ganun lang po yung gagawin natin. Bakit? We always act in the name or the charge.
we always act in the name of the just. Which is, yung ginamit ng Diyos na pinagkatiwalaan niya, na ibinigay niya kay San Pedro ang susi ng kalamitan. No? Ang susi ng kalamitan. Kaya nasabihin niyo na, mas magaling pa ako sa pari na yan. No? Kaya nasabihin niyo, because, no? May mas remember, kahit na magaling ka, nasa iyo pang susi. Papasok ko sa pintuan. Mayaman ka nga, nasa iyo pang susi. Wala, nasa kanyang susi. No? Kaya doon tayo babalik sa image ni San Pedro. Nasa iyo, ibinibigay ko sa iyo ang susi na kaharian ng lami. No? So, do not worry. Because, lahat ng pagkilos natin ngayon, ito yung pagkilos na kung saan, ay nais natin magagpalan na ma-include ang lahat. No? Ma-include ang lahat. Magawa lang natin yung ating tungkulin na may sakatungkara natin yung ating mga gawain. Alang-alang sa pagtugod na ipinamanik sa atin, sang-ayong sa ating ginaw. Pati ko na rin yung mga katilista. Any question? Question? Bila lahat kayo? Stay. Oo nga, pero ilang kayo na yan? Pwede yung nagkaroon ng attendance. Pero paris, baka naman hindi may submit yan, ano? Dapat yung may namamahala ng isa. Ngayon lang yung Lord Paris, dapat na yung sinasabit yung nakagal yan. Para maging maluwanan kung ilan ang aming attendance. So, para makita ninyo ang mga pala, no? Yung, ano ba, kapatid ko na yun, o nanay ni kapatid, no? Kapatid ni Sister Lita, ay namatay. Yung ating lay coordinator. So, ang limit ay sa linggo, alas 2 ng hapon. Kung hindi man kayo makapupunta, ito na lang ninyo. Okay. Ang pangalan ay Jesusa. Yung mga kalugutan. Oh. Ang pangalan ni Jesus. Ha? Ah, December 25. Ah! December 25 yung birthday. Okay. So, isama ninyo sa inyong panalangin si Susa. Halika sa ustan, halika sa ustan. Tayo lang tayo sa balik. Tayo lang sa balik. Tayo, come. Okay, tayo po sa balik. Yeah. We pray one Hail Mary for Susa. Abado na ang Maria, nagpulungan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bagod ka ang pinagpala sa babae, lahat pinagpala ang maning anak na sa Jesus. Please be seated. Mayroon pang isang ginagamit ng simbahan sa panalangin para sa mga patay. Ang Psalm 130. No? Para sa inyong kalaban. Ang term na ginagamit ay bibok. Ano naman ito? Ang term na ginagamit ng proseso na ahad? Hindi, 130. Hindi, 130. Yun ang ginagamit ng ilang mga parokya. Yung mga magandang parokya. Yung prayer for the Lord, yung bibok to this ritualin. 130. Psalm 130. Out of the depths I cry out to you, O Lord. So, yan po ay di natin sa atin yan para sa kaluluwa. Yung practice, ayaw ko lang kung practice dito. Pero practice yun sa ilang parokya, magandang parokya ng 4th district, di ako sa rin ng 8 o'clock ng gabi. Talagang pinibel. No? Pero sa atin dito,
Hindi ko alam kung mayroon ba ako, kasi may yung mga matatanda akong parokya. Pero yun ay bahagi, no? Yung Psalm 130. Yung Latin term yan, maybe I will tell you next time. No? Ha? Yun, pro fundis. Okay. Pakisulat mo nga. Para ginagasal niyo ba yan? O, ikaw alam ng seminaryo. Seminaryo? Seminaryo lang? Hindi sa parokya niyo? Dave. O, the dog. Out of the depths. Out of the depths siya kasi sa English, yun ang unang simula. Out of the depths I cry out to you, O Lord. Yung mula sa kailanganan, tumatawag ako sa iyong Panginoon. No? Psalm 130. So para ito sa maging ano kayo sa Psalm, no? Kung isa tayo, Bible tayo ng Bible, pero hindi natin alam kung isa yung Psalm 130, ginagamit pa rin talaga sa mga patay. No? Pero yan, ano, sa mga lumang simbahan, meron silang ganyang kultura. No? Siguro ba, meron din yung sa atin. Lalang-lalang na yung malumang, Santa Rosa, yung San Pedro, yung Pinyan sa Isidro, ayaw ko lang. So, sino ang mga tala sa Isidro dito? Hindi nyo ba na, hindi nyo na niyan? Out of the books, I cry out to you, O Lord. Inibigin na rin yung salitang Dr. Curtis. Okay, ang San Pedro, sino ang tala sa San Pedro dito? Oh, narinig niyo ba yan? Ha? Hindi niyo narinig? Meron kayo narinig? That's why ano, inside na narinig. Kung maibalik niyo yan, no? Mas maganda. Then yung pronouns na... Sa Santa Rosa, sa Tagabinyan, asan ang Tagabinyan? Sa Santa Rosa? Hindi rin yung narinig na yan. At least medyo meron tayong idea. Kung ito kasi, hindi na masyado yung mga matatanda. Yung mga matatanda ng mga 80 years old. Tanong mo rin, no? Pero ulit po, no? Isa ka rin po ay matamig din po natin yan, no? Out of the doors, I come out to you, O Lord. Nasa ulo natin, English pa ng Tagalog. Oh, any question? Ano pang tanong mo doon sa araw? Sa ating topic ngayon sa araw na ito? Salvation, spirituality, discipleship of Catholics, discipleship of Catholic Church, fostering diversity and inclusion in parish communities. Thank you.
sulat na ito, no? As, okay. Sino isa? Okay. Ah, okay. Then, ito na kasi. Okay, any question, any recommendation, any violent reaction? Or any, oh yes, sister. Okay, kasi no, last October, nagbigay kami ng MP, sasama yung sigurasa. Special child ng GS option. Yung mga po sila. Hindi na registered, pero ang galaw, nakatarapan. Pero tuloy-tuloy namin po ako. Kasi yung sila mag-opisal, sila ganun namin yung parents is na sila yung special child. Tapos bahala na sila po yun. Pero, kaya tinuturuan namin sila ng basic values ang ito maaari. Pero iba hindi nakakamemora. Kasi either English o Tagalog ang tanong ng alam. Iba English o Tagalog. Pero talaga hindi nakaka-memorize. Iba naman hindi talaga nagsasalita. Pero gusto ko rin namin kung nilang mag-isaan at saka okay. Okay na yun. Pwede ba lang yun? Dagdagan ko na mo doon, ano? Dagdagan. Alam niyo may special child. Gusto nila palagi silang may physical contact. Gusto nila silang niyayakap. No? So, balang hapag sila. Show them the love. Na makita natin na we give them the love. Kahit na paano. We try. Yun kasi yung mahalaga. Hindi naman ang utos na Jesus eh. No? Mag-ibigan kayo. No? Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya, show them the love na maipakita natin para sa mga kapatid natin na mayroon special needs katulad ng mga nabanggit. Kapalang ko yun, no? Kapalang ko yun na makita natin kasi maaari hindi natin makuha ang kagad. No? Pero kabayan natin, no? Kabayan natin ang halimbawa, ang pag-umpisa, o sasabihin mo ang kasalanan mo, no? Hindi kaya ay pwedeng isulat na natin para katulad ng ginagawa nila para at least ma-assistahan nila or depende na rin sa suggestion ng Kura Paroko. Suggestion ng Kura Paroko. Any
Any question? Wala na? Other. Namin na isulat nila, pwede ba yun? Pero sulat siya, pero nung tinanin mo ko sa akin, direct na si pare, kanya lang mga kasalanan. Ang pare na magbabasa. Okay lang ang magbabasa nito. Hindi naman nakasakal kasi. Ang malagay ay nakahintulang agad sila. Kung nahirapan silang magbasa, ang nahirapan silang magsalita kasi kumisang nakatulong kasi na isulat na nila gawa ng sometimes it takes time kapag sila yung mismo nagsasalita. Pero depende rin sa pura parang. Kaya ngayon, walang problema ng kahit na makita mo yung kanilang kasalanan kasi tinutulungan natin sila. Okay. Pero pwede rin na tulungan mo sila ng isulat ng kanilang kasalanan. Pero kaya na kausapin mo rin sila, ikaw ha, pinagsisiyan mo ba ito? So, yung ang punto lang naman natin ay, ay mag-extra effort tayo sa kanila. At sa sino ng mga naliwanag, kasama na dyan sa mga parokya. So, kasama na rin dyan yung mga katekista na pasaway. So, special child mo yun. Masipa daw mas special child. So, huwag mo lang po yun. Masipa daw po mas special child. Wala na kayo tanong? Wala na kayo tanong, di ba? Okay. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo.
Pulido yung last month, ano? Ay, hindi pala binigyan. Pwede po may bayad? Ito po kasi yung isang copy ng ano, by for catechism. Pero magkano po bayad? Ano po? Ang ano po kasi ay 50 cents. Sa ano, 50 pesos po, kasama na yung ngayon. Ano po? Okay lang po, okay lang. Kasi wala pa tayong COVID. Iwanan ninyo.